At eto na nga, sila-sila pa rin na magkikita dito sa mga bands natin, The Kaja, The Harith. This time, hindi i-open ng E-Olympians ang Grock. So, ano ba yung mga potential natin na pwede pa maband dito? Alam natin si Leomord, Highly Band, Digi Kimi. I think Cho. Cho, pwede maband dito yung Cho. Laban kay Chico. Mm-hmm. Pero pwede din nilang ibigay, ibitaw. Kasi nandiyan din naman si Dian. Parang i-bait out na lang nila na sabihin, oh, they're gonna ban out the show. Ayaw din nila ibigay talaga. Masyadong threat din eh. Deja vu. Who will they go for? For the first pick in here, they could secure a good initiator or a good damage dealer. Kung sa damage dealer, they have a lot of options eh. Nandyan pa naman si Leomord, nandyan pa si Lunox, nandyan si Kimi. Ayan, Leomord will be secured by the E-Olympians on their side. Dito naman sa Punishers, they can choose, ang daming combinations eh. Pwedeng dalawang initiator sa tank support, pwedeng magkahalo, damage and tank support, or pwedeng parehong damage dealers. Really good damage dealers. Pakbet dito, hovering on the Nana. Don't really know why. So, Esmeralda ang kukunin niya dito. Medyo magkalayo yung pangalan ng Nana Esmeralda. Okay. Sobrang layo ata nun. Esmeralda and the Akai. Nakuha dito ni Pakbet yung isa sa mga topics niya as shown on the screen right now. Your team. Grabe ang potential ng Esmeralda plays dito na ginagawa ni Pakbet. Pero may chance pa naman sumagot dyan. Tama. Ang STAE Olympians in terms of picking. Pwede sila kumuha ng Franco, pwede sila kumuha ng Minotaur. Hindi din nila bibigay yung Minotaur dito ni Chakno. Definitely not. Alam natin si Chakno, napakaganda rin mag-set pag ibibigay mo sa kanya yung Minotaur. But then again, this time mukhang gustong respetuhin niya ng E-Olympians as they pick the Minotaur for themselves. Deja Vu will be their mage assassins on their side naman as a Gushan. Okay, Chester, dito nakita natin Show, Thams, and Leo, yung kanyang mga top pick dito. Chakno, on the other hand, who will they go for? Will they go for another tank? Medyo tanky na yung dalawang two picks nila dito. To the point nga na si Esmeralda is considered by the game as one tank. Pero medyo nagagamit siya dito in terms of dealing damage, the mage role. Isama mo pa dito ang Claude na pinili ng Punishers para sa kanilang side. They secured a lot of DPS agad-agad. And of course, someone to go in onto a fight to deal massive damage in an AoE. In an AoE indeed. Pero yun din yung pinaka-problema nila dito. Minotaur has the Minoan Fury to cancel yung ultimate ni Akai at yung Blazing Duet ng Claude. Lunox will be banned out by the Olympians in here. Tinanggalan na agad ng additional magic damage source ang Punishers dito. Alam nila na yes, may Esmeralda na. Kasi pagdagdagan mo pa ng Lunox, okay, parang sobrang sakit na ata nun. Plus may Blazing Duet pa. May Blazing Duet pa. May, on the other hand, medyo nag-iisip siya kung ano yung ibaban niya dito. Ayaw din nila ibigay talaga yung Lunox. Digi na lang. Sabi na nila, masyado din naman talaga. Kasi magiging masakit din naman para sa kanila kung lahat ng ultimate nila ay makakancel. And at the same time, kung yung mga ultimate naman nila dito ay hindi rin makakalasot kahit nagamit na yung Minoman's Fury. Tama ka dyan. Balmond? Hate hovering the Balmond. I don't think so. Maganda yung true damage niyan, but I don't think so for the offlane. Thumbs definitely will be a better choice to go up against a Leomord. Chakno, the child parody of Zapno. Definitely. Papakamot na lang si Chakno, pero pakbet, mga kaibigan, ang bagong rebound. Ganun siya mag-isip, mapapakamot muna. Diba? Alam mo, pero si Secret dito, lapu-lapu ang kanyang kukunin. So, there is a chance na they're gonna go for all-out damage agad-agad dito. Ito na ba yung experiment natin? But no, being hovered in here is actually a marksman. Granger has been locked. So was the Lolita. So tapos na ang lineup ng E-Olympians dito. Of course, with that kind of lineup, you have to wait again for these heroes, for these carries, especially Granger, to go online. Gonna wait for that mid-time to late-game time to hit the mark
bago mo makita yung damage niyan. Rafaela, hindi. Dinala ko kunin. Franco. Magiging choice nila dito, it's a good way to secure yung distance nyo. Get the hook first before, well, Tigreal? Tigreal, it is a possibility as well. It is a possibility as well. Tigreal dito ang kukulin nila. And wow, what a draft para dito sa side, mga kaibigan, ng Suha Execution Punishers. Pero maganda din yung pinapakita ng E-Olympians dito. If si Dian dito makancel yung kanyang Minoan Fury, si FDN dito, hindi pala Minoan Fury, yung kanyang Hurricane Dance. Mm-hmm. There's a big chance na biglang lumaban dito si Jiko at iba to yung kanyang ano, yung kanyang Tama, at ito na nga, tuloy na natin. Simulan na ang bakbakan between E-Olympians versus Suha Execration Punishers. Round down muna tayo ng mga heroes ng bawat players natin. For the SDIE Olympians, we have your Chester on the Leomard, Deja Vu for the Gushen, Jiko for the Lolita, Secret for the Granger, Chico for that Minotaur. For the side of Suha Execration Punishers, it's going to be Dian on the Akai. Pakbet will be the Esmeralda, May as the Thames, Shachnu, Tigreal, and Hate will be the Claude. At ayun, kanya-kanyang lanes lang muna ang mga parehong teams natin dito. Of course, Lee. Pero ito na nga, balik na muna tayo, tignan natin. So far, wala naman tayong casualty within less than 2-minute game time. But then again, Thames, tuloy-tuloy lang sa pag-deny ng jungle dito ng E-Olympians. Actually, kanina pa siya ng gugulo. Pero yun nga lang, parang mas mabilis in terms of farming itong E-Olympians. But, well, actually, sobrang naglalaro pa. Oops, makikita natin. On to the top, tamang pigil lang ang ginawa dito ni Jiko para ma-stop dito yung Tigreal to actually steal that crab. Pero dun sa may baba, mga kaibigan, medyo humakap din si Pakbet at si Dian. The combination na hindi matatawaran. Ang tagal na magkasama na itong dalawang to. Oo, grabe ang samahan yan. Kumbaga, they successfully caught yung creep wave doon sa bottom lane natin. Chester being bullied in here by the Thames onto the mid. Kailangan magmamba out. Delikado siya. Pag lumabas siya dito, hindi siya pwede mag-cross ng river dahil tatlo ang nakaabang sa kanya. Tulad niyan, pinasok na nga ni Dian. Sabay Hurricane Dance naman, hinahabol itong si May. Chester tried to back away. Masyadong malayo. I think medyo papalayo kasi masyado yung Hurricane Dance doon. Sabay naipit naman si Dian. Ngayon mukhang siya pa ang mababurst down dito. First blood is gonna go to that Gushen. Chester will fall down as well, it seems. One for one trade so far. A flicker in coming out from Jiko trying to get May. Looks like May will fall down. Did connect that ultimate coming out from Lolita. Sabay pasok ni Pakbet. Going solo Jiko, but she has a shield. Pero eto naman, agaw na lang muna tayo ng monster dito. Agaw monster at kuha ng turtle. Yun yung idea dito na STI Olympians. Hate, he's gonna dodge, mga kaibigan. Most of those swords. Nice juke out coming out from that Claude. Pero agawan muna ng pagong. Kulang kalahati na lamang ang buhay niya dito. Pakbet trying to shove away the members of the E-Olympians team. Tinuloy na rin nila ang laban dito. Implosion! Ang ganda! Sabay ni No One Fury nga rin din naman. Ito free hitting from the backline. Granger getting that killing spree is the Gushen. At ito na nga, 5-1 yung score natin in terms of kill. Masesecure kaya nila ang turtle dito. No contest at all by the rest of the members of the Punishers. Look at that objective. So turtle plus yung tier 1 turret sa bottom lane. Delikado na rin. Ang ganda na pinakita ni Shachnu, pero mas maganda yung pinakita, mga kaibigan, ng Minotaur doon. Pero kinuha na natin yung mga sagot nyo kung sino ang mananalo ng draft. Sino nanalo sa draft? Oo, ano ba yan? Sabi ni Mac Lopez, STI daw. Sabi ni Carl CJ Hernandez, X daw para sa kanya. Si Sai Sai ko, STI daw. At si Aaron Arintok, STI din daw. Wow, halos lahat pumabor sa lineup ng STI. Although alam natin na leading ang Punishers in terms of sa point system natin sa ladder ngayon. Pero teka lang, sa top lane mukhang may ganap naman yung mangyayari. Sabay na kinutuban ni Chakno, kaya mamba out na lang muna. Pareho, laban talaga ng mga tanks to eh. Si Chico tsaka si Chakno, eto na yung ano eh, pound per pound na laban. Kumbaga sa boxing, eto yung ano, main event, Chico, Chakno, labanan. Oo, pang main event. Pero teka lang, habang napatagal ang STIE Olympians dun sa top lane, aan sila ng isang tore sa bottom lane? Alam mo sila, Deja Vu dito, ang galing din nila kumuha ng ano eh. Ang galing din nila mag-assert ng dominance sa may mapa. Sabi nila dito, sige,
Tando sila sa may baba natin. Kunin natin yung buff nila dito. Pero sabi ni Chester, I want to fight. Hey, dito, mauhuli. Dito, hindi naka-juke out. Kaya tuloy lang laban dito. They're chasing Pakbet. Pakbet going so low. Hindi na nakatakas sa kamay ni Deja Vu. Kaya naman tuloy muna ang pag-clear wave dito ng mga miyembro ng E-Olympias. They got the minion waves sa bandang gitna. Yun nga lang, napapabayaan yung bottom lane. Implosion did connect. Yun nga lang dito. Mukhang siya pa ang mapapunish. Punishers getting punished right now onto the middle lane. So by Hurricane Dance dito ni Akai, yun nga lang sa backline si May na puruhan ng Goshen natin. And that was Deja Vu. Okay, so execution punishers dito falling to the pressure na binabato ng STIE Olympians. The first turret on the middle lane is still up. Is still up, mga kaibigan. Grabe naman yon sa bandang middle lane natin. Kamunti ka nalang makuha yung turret. Konting pitik na lang yun, oh. Konting pitik na lang. Pero sabi dito ng STIE Olympians, hindi muna natin kukunin yan kasi hindi tayo magpipilit. Pero si Chester dito, having the time of his life. Ngayon, kanina, level 2 siya. 2 minutes into the game. Ang bilis. Pero ito, mag-iingat siya dito. Pero alam mo, I like how EE Olympians is playing safe in here. Kanina, they got the chance already para saluhin yung damage ng Tore para makuha na nila ito. Pero nag-back away sila. They would want to make sure na safe pa rin dito. Uy, ultimate, hindi nag-connect. Pero teka lang, tuman Minowan Fury dito sa bystand. Galing kay Jiko, monster kill para kay Goshen. Backbet, mag-isa sa bandang gitna ng mapa natin, having that shield. Pero that damage coming off from Granger is just too much. Oh my goodness, May dito na corner, mga kaibigan, na stun. And the damage coming from Chester, it will be enough. So execution punishers, what is happening? 12-1 ang score natin ngayon. Bagsak na rin dito ang tier 2 turret sa middle lane as well as in the bottom lane. But sa top lane, Claude is actually trying to get more turret. 1v1 dito. Grabe naman yung tank natin dito. Pumapasok sa base ng kalaban. Hindi ko din alam, madam, kung bakit siya nandun. Basta ang alam ko na lang, may pandang umiikot doon at tinutulak siya palapit dun sa base nila. Gusto ata isali sa team nila eh. Oo nga, dito ka na lang sa amin. Kailangan namin ng Goshen. Kailangan namin ng Goshen. Wala kaming Goshen ngayon eh. Pero ito, nakakuha naman ng push dito sa top lane natin ang ating Claude para sa side ng Punishers. Pero yon, secure ng buff muna bago sumabak sa laban. Ang ganda ng build na ginawa dito ng STIE Olympians, Calamity Reaper and the Holy Crystal, just adding up all that damage modifiers para sa side niya. And nakikita mo naman yung physical attack na binabato niya after nung 3 stacks, talagang sobrang gumuguhit. Ang sakit-sakit, parang mababawasan ka na lang bigla ng buhay mo, kalahati na lang halos ang makikita mo. Makikita natin dito, medyo masama ata ang pwesto. Ang ganda ng pwesto. Oy! Implosion did connect once more. Three-man members. Sabay bagsak lang din naman ni Granger. Blue side members. Minowan Fury did connect to 4 members. Sabay pasok dito ni Claude Villan. Blazing duet. Yun nga lang, hindi ata magsusurvive. Napakakatip! And the Savage! Darating ba? Savage! Graba Pakbet with the Savage! And nabaliktad the Sue Execration Punishers. Lahat ng pangyayari dito, madam. Grabe yun, Savage. Medyo natagalan, but they did secure para dyan sa ating laban. Grabe, napakatindi. Napakatindi. At ito, kinukuha na nila yung Tore sa gitna. Tier 2 turret onto the mid right now. Being taken down. Deja Vu getting a kill. Mamba out naman muna para sa Punishers natin ngayon. Hindi masyadong magpipilit pero lalaban pa rin. So, Execration Punishers, they still have this chance to come back from this. Nakita natin yung potential nila kanina, Madam Kaisaya, with just one good implosion coming up from Chakno. Grabe, nabaliktad lahat. Alam mo yung 5 kills ni Pakbit, kitang-kita sa score niya. Yun, no, galing yun sa Savage na nakuha niya. And ito naman, E-Olympians, they're trying to turn around the tables once more. At ito nga, Secret, having that damage already, will take advantage of that, getting that tier 2 turret onto the top, habang si Leomord bantay sarado muna ng minion waves dun sa mid, as well as sa bot. Bantay sarado, that is one good term to actually put it in, Madam Kaisaya. So, Execration Punishers, ano nga ba, Madam, yung kailangan pa nila gawin? Kailangan ba nila humanap uli ng ganong team fight? Pero para sa akin kasi, one-off lang yung mga ganon. At times, kapag nagawa mo na yun,
minsan nagiging sobrang ingat na ng mga kasama mo. Kailangan mo talaga mag-ingat, lalo na kung ang bilis makapag-turn ng tables. Kanina kasi ang agang namatay din ni Granger. No source of damage coming up from the side of the Olympians. Kaya napuruhan sila ng Esmeralda having that savage. That was highlight worthy. Kung di pa na-highlight yan, ewan ko na lang. Ewan ko na lang din talaga. Pero sabi dito ng STA Olympians, isa lang naman yun. Hindi nyo naman kami natakot masyado. Yung Lord gusto namin kunin dito. Pero sabi nila, pull natin dito ng onte. And may reset nga ba ito ng side of Soul Excretion Punishers? Nasa right, likod lang si Secret dito. Tino mo si Chico dito, nasa may gitna. Naku po, napop yung kanyang Minoan Fury dito. Yung rage niya nag-full dito. He needs to use it in time. Ito yung hinaantay ng Soul Excretion Punishers na mawalan ng Fury si Chico. Tama, pero ito, napakasakit na rin ni Granger na stun dito, hindi na makakasurvive. Tuloy bakbakan Hurricane Dance, may naipit, but Granger still free hitting. Hate trying to find a good position as well, mapapablazing duet sa bandang likod to get Secret. Bagsak si Granger dito, pero palitan lang din ang kills. Yun nga lang dito, ubos halos ang Punishers. Bakbet is the last one member remaining, trying to back away, and he has to definitely defend the base. Yun nga lang, minion waves dito, pabor sa side ng E-Olympians. SEO with their plays, they're actually knocking on the doors of Sua Execration Punisher's base. Ang ganda ng pinapakita nila dito, madam. Nako, napakaganda. Ang tanong dito, with that Tigreal secure as a tank para sa side ng Punisher. Teka, ito na ba yung experiment kasi na ginagawa nila? Experiment nga ba, madam? O talagang proven and tested? Maybe, hindi natin alam. Pwede naman. Pwede naman, papatunayan nila dahil hindi pa naman tapos ang laro. But this time, nakikita mo dito na hindi ito yung dominating match in favor of Punishers eh. Hindi ito yun, madam. At totoo ka dun. Totoong totoo ka dun na hindi ito yung Sua Execration Punishers na nakikita natin dito sa Nationals. Kumbaga, pinapartidahan ba nila ang E-Olympians? It's time! The Lord is gonna go down! Masesecure ng STIE Olympians! And tignan natin, maghihintay ba sila ng Lord or will they clear off the waves muna? This time, it seems like they're gonna wait for the Lord and manage the minion waves. Okay, so right now, yung bottom lane dito, medyo isang kalabit na lang. Isang kalabit na lang dahil dito, isang tore na lang halos ang masasabi natin na natitira para sa side ng Punishers. Dahil konti na lang din dito, konting pitik na lang ng Leomord dyan, basta may minion wave, kayang-kaya na rin mabumagsak ng bottom lane turret dito ng Punishers. At eto yung Lord, nagmamarcha na papasok, Chico dito with half rage on his bar. Chico dito charging up, he won't really go for it. Sabi niya dito, tatalon muna ako. Pwede pa mabalik to, ha? Pwede siya tumalon, pwede siya tumalon dito kung gugustuhin niya. Pwede mabalik to, pero si Granger magtatrabaho muna sa top lane as well as the Leomord. Bukas na ang base ng Punishers and there are some minion waves. Si Chico, nagtuman, Minoan Fury, it did connect. Na-stop. Oh my goodness! And they're going for a team fight now. Si May bumabalik sa base. Tapos ang laban, wala nang nagawa. And Pakbet ang magiging MVP. Pero grabe din naman, overall teamwork though, masasabi natin okay yung ginawa ng Punishers. Or is it just like that? Or hindi talaga nag-work out yung Tigreal dito as an initiator, yung implosion na setup, it seems like ang daling takasan pa rin. Yung Akai kasi medyo